So hello mga Lodi Geeks, so ngayon ang topic natin is about sa STEM. Kasi marami yung nakikita sa mga tropa natin, mga kapadyak dyan, lalong-lalo na sa mga kabataan, na ginagamit nila lagi na STEM is nasa 130 or 13 or 110 na STEM. So mahaba yun. So ang minimum is 100. Yan, 100 is okay-okay na, hindi masyadong mahaba, hindi masyadong maisi. So marami yung nakikita na nag-order sa Lazada, ang gusto nila is nasa 130 or 110 na STEM. O kanya-kanyang trip yan, syempre kung gusto mo ng 110 or 130, wala naman pakialaman na niya. So ang tanong ko lang, advisable ba talaga na gumamit ng 130 na STEM or 110, lalong-lalo na kung long ride? Kasi ako mga Lodi Geeks, ang ginamit ko dati, ang ginagamit ko, kung mapapansin niyo sa mga vlog natin, is papalit-palit ako ng STEM. Totoo yun, pwede mong tingnan yung mga vlog ko sa mga naunang video ko, is nagpalit ako ng 80 muna, tapos nag 100 ako, tapos nag 110, tapos nag 130 rin ako mga Lodi Geeks. Papansin nyo yan sa vlog ko, paiba-iba ako ng STEM. So sa mga nagtatanong dyan, ang frame size ko is 50. So ang size ng frame ko is 50, tapos nag 110 ako na STEM, so mahaba yon. Ngayon, nung isang araw, kahapon, is binalik ko ng 80. Bakit? Bakit ako nagbalik ng 80 na STEM? Ang gamit ko ngayon is FSA na 80. Ang gamit ko dati is 110. Yan, ito ang gamit ko dati, 110 na STEM. So bakit ba ako bumalik ng 80? Bakit ba ako bumalik? Kasi ang pinagkaiba kasi ng na 110 sa 80, pag 110 kasi hinahabol mo na siya ng konti. So mapapansin niyo mahaba na siya sa reach, lalong-lalo na kung long ride. So yung 110 or 130 na STEM, kung dito-dito ka lang, kung pupunta ka lang ng palengke or pupunta ka lang tindahan, okay na okay yung 130 na STEM or 110 na STEM. Depende yan mga Lodi Geeks kung ang frame nyo is nasa 46 or 48. Kung ang frame nyo is 46 tapos nag 110 ka na STEM or 130, okay pa yon. Pero kung ang frame nyo is nasa 50 tapos 52 tapos nag 110 kayo na STEM or 130 tapos ang height mo is nasa 5'6 lang or 5'5, medyo mahaba na sa inyo yun mga Lodi Geeks. Ang height ko kasi is 5'7 tapos ang frame size ko is 50, nagpalit ako ng 80 na STEM. So napaka-presko, subukan yung maiksi na STEM, subukan nyo muna yung maiksi. Pag maiksi, ibig sabihin presko, okay siya, hindi nyo hinahabol at hindi rin kayo nahihirapan sa long ride. Kasi pag long ride, doon nyo mararamdaman yan. Pag naka 130 kayo ng STEM tapos nag long ride kayo ng 100 km, doon nyo mararamdaman yung tikal, doon nyo mararamdaman yung sakit sa kamay na kayong nagahabol na kayo. Pero kung palengke lang, okay lang ang 130 or 100 STEM. So ngayon makikita nyo mga Lodi, ay ito yung bike natin. Ayan, nakasandal siya. So ang gamit ko ngayon is 80 yung haba, 50 yung ano ko, yung frame ko, tapos 80 siya. So sasakyan ko siya mga Lodi Geeks, tapos tignan nyo mabuti yung camera, yung angle ng kamay ko, makikita nyo siya. So ang nakalagay sa akin ngayon dyan is 80 ang STEM natin dyan mga Lodi. Ngayon sasakyan ko siya ngayon, tignan nyo yung position ng kamay ko. So pag nakahawak ako sa kamay, ayan, tapos pag binaba ko, yan. So makikita nyo malapit. Yan. Pag nakahawak ako dito, so malapit lang siya. Yan. Pwede akong magpahinga dito. Pwede akong mag-rest. Pwede kong isampa yung kamay ko dyan. So mangyayari, pedal lang ako ng pedal pero nakasampay lang yung kamay ko. Yan, nakasampay lang siya ganyan. So 80, yan. So 80 ang STEM ko, pwede ako mahawak dito. Dito ako nakahawak sa mismong hood. Pag umahawak ako sa ilalim, ito siya. So halos pagpantay na ito, tsaka ito. Makakayuko pa ako. Makakayuko pa. Yan. So, pwede siyang humawak dito. So, ngayon, itetesting natin. Ilalagay natin ngayon yung 110 na STEM tapos sasakyan ko siya uli. Titignan nyo yung pag nagkaiba niya. So, yun nga, nakita nyo nung sinakyan ko siya. Hindi malayo yung kamay ko dun sa mismong STEM. Nakahawak ako mismo dito sa the hood. Dito ako mismo nakahawak, hindi siya dito. Kasi abot na abot ko siya kasi naka 80 lang ako ng STEM. At the same time, relax na relax yun. Lalong lalo na kung long ride, pwede kong isampay yung kamay ko dito.
pwede ko siyang isampay kasi nga naka 50 ako na frame. So okay yung combination na yon, 50 na frame tapos 80 na stem kung ang height mo is 5'7". Ganun kasi ako eh, 5'7 ako. Doon ako komportable. Pero kung kayo, mas komportable kayo dun sa mahaba, pwede nyo naman gawin yon. Tips lang naman tong sa akin, lalong-lalo sa newbie, sa mga nahihirapan sa long ride. Kung mapapansin nyo, ba't kayo nahihirapan sa long ride? Bakit kayo naninikal? Or bakit kayo nangangalay sa long ride? Tignan nyo muna stem nyo. Baka mahaba yung stem nyo. Baka yung stem nyo is 100 yung stem nyo. Nagpapapalit siya ng 80 or nagpapapalit siya ng 70 or 90. Kasi minsan kasi ang layo-layo ng ride. Tapos ang sakit ng kamay nyo pag uwi ng bahay. Ang sakit ng likod nyo, ang sakit ng lower back nyo. Dahilan yon is mahaba yung stem nyo. Pwede kayo magpalit ng stem. So ilalagay naman natin ngayon yung 110 na stem. Yung Reparto course ko na Bianchi, ilalagay natin siya kayo doon. Mabilisan lang naman yan mga lodi. So kung mapapansin nyo, pinalitan na natin siya kayon. So ayan na yung dati kong stem na 110 na FSA na team issue na Reparto course ang brand niya. So kita nyo humaba siya at the same time tumikas. So maganda yung tayo. Siyempre pogi, mahaba yung stem niya. Oo, maganda. Mahaba nga yung stem niya, o pogi nga siya. Yun nga lang, katagalan is mga ngalay ka, lalong lalo na kung hindi mo size or hindi swak sa'yo yung stem. So sasakyan ko ulit siya mga lodi. So makikita nyo yung haba na niya. Mahaba na siya. Nag-extend na yung haba niya. Ayan na siya. Humaba na. At the same time, pag humawak na ako dito, malayo na. Kailangan ko nang mag-forward para itong yung kamay ko dito. Kailangan ko nang lumapit. Unlike no sa kanina, yung 80, nandito lang. Naka-yuko lang ako. So relax lang siya. Ito, masyado na siyang mahaba. At the same time, hinahabol ko na yung drop niya. Yan o, mahaba na. Mahaba na siya. Ayan o. Hindi na siya dikit na dikit dito. Hindi na siya eskwalado. So, mahaba na. Pag mahaba na siya, mahaba na yung stem mo. Pag hinahabol mo na siya ganyan, pag tumingin ka na sa daan, mas masakit. So, pag mahaba na yung stem, ang masakit dyan, yung leg mo, yung lower back mo, masakit na siya. Ayan o. Nahabol mo na kasi nakayuko ka ng mahaba. Mahaba na siya. Yan. Papansin niyo hindi na dikit itong elbow ko dito. Yan oh. Hindi na siya dikit, malayo na. Lumayo. Oh. Kaya anong ginagamit ko to, mga lodi? Pag nasa ano lang ako, nasa daan lang na clear, dito ako humahawak. Dito, mapapansin nyo, dito ako nakahawak kasi malayo. Pag humawak ka sa drops or humawak ka sa hood, is malayo na siya. Kakaiba pa yon kung ang mismong drop mo is mahaba. Meron kasi mga drop bar na mahaba yung bend. Mahaba yung pagka-shallow niya, kaya mas lalayo pa yon. Kung 110 ang stem mo, kung 110 ang stem mo, tapos yung drop bar mo is mahaba ang pagka-bend, ang mangyayari, itong hood mo or STI mo is mas lalayo siya. Kaya iba-ibang variety yan or iba-ibang factor kung maglolong stem kayo. Kasi minsan, ang haba na ng frame nyo, size 52 na siya, tapos yung drop bar nyo stock pa. Ibig sabihin ng stock is galing siya sa built bikes or hindi pa siya compact, mahaba yung pagka-bend, yung mismong bend niya nandito siya sa dulo, yung STI nyo lalayo pa yon, tapos magwa 130 kayo na stem or 110 kamukha niyan, lumayo talaga siya. So malaki ang binagdag. So ilang centimeters lang ang ilalagay mo dyan, marami na siyang dadagdag, marami nang mararamdaman mo na siya. Mararamdaman mo na yung kahit 1 cm lang, mararamdaman mo na 2 cm, mararamdaman mo na. Kaya advisable ko sa mga bata dyan, kung nakamahaba kayo na stem tapos naglo-long ride kayo, medyo nahihirapan kayo, try nyo mag-maiksi ng stem. I-try nyo mag 100 or nasa 80 ganyan or 90. Okay na okay yun. Kung ang frame nyo naman is 46 tapos nasa 5'7 kayo, 5'8, pwede nyo dagdagan.
Kung mahaba naman kayo, tapos ang frame size nyo is small yan, pwede kayong mag long stem. Pero kung maliit lang kayo, tapos mahaba yung stem nyo, minahabol nyo siya, lagi sumasakit yung likod nyo or yung lower back nyo, pwede kayong magpalit ng stem. Hindi ako professional na bike fitter, pero as dahil sa experience ko, dahil nga sa matagal na rin ako nagbabike, na-experience ko na lahat yan. Mapapansin nyo rin, nag-100 ako, nag-80 ako ng stem, nag-130 rin ako, tapos nag-110 din. So try and error talaga. Pinakamaganda talaga mga Lodi Kicks is pakiramdaman nyo yung sarili nyo kung saan kayo komportable. Hindi ko binibenta yung stem ko na 80 na FSA kasi doon ako pinaka-komportable. Yun nga lang, hindi ganon katikas pag nakalagay sa bike. Pero pag nakalagay sa bike yung 110 or 130 na stem, guwapo talaga, guwapo. Pero sa cycling kasi hindi naman yung pagandahan talaga ng bike yan eh. Kasi kahit maganda yung bike mo, kung hindi mo naman siya sukat, wala rin kwenta. Hindi rin kayo tatagal sa long ride, mahihirapan kayo or lalo kayong maninikal or tawag yun is mga ngalay sa Tagalog. Maninikal kasi sa Kapampangan eh. So matikal ka, sabi nga nila. Yun nga, kailangan sukat sa'yo yung bike mo. Huwag ego, huwag puro forma na sinasabi 130 is okay na okay. Pogi yung 130 like si Midosuji sa Yuwamushi pedal, ginagaya kasi nila, lalo na yung mga bata dyan, gusto nila long stem, habang stem, tapos pagdating ng ride is na sumasakit naman yung likod nyo. So hindi, pakiramdaman yung sarili nyo, pag nahihirapan kayo sa long ride, inahabot nyo yung STI nyo, inahabol nyo yung drops nyo, inahabol nyo yung manibela nyo, pag maiksi kayo ng stem, try nyo yung palitan, kahit yung mumurahin lang, meron mga mumurahin na stem sa Lazada or Shopee. Doon kayo bumili, ilagay nyo, tapos salpak nyo. Pag okay, sigurado magandang bibigay sa inyong performance nun. Huwag puro poporma dahil maganda ang mahabang stem. Hindi. Dapat doon kayo sa fit na bike. So, yun lang mga Lodi Kicks. Maraming salamat. Sana may nalaman kayo sa tips ko. Hindi ako professional na bike fitter, pero based on my experience lang itong ginagawa kong to. So sa mga hindi pa subscriber ko dyan, please click the subscribe button and lalong-lalo na yung bell button sa for every upload ko is mag-notify sa inyo. Yun lang, maraming salamat Lodi Kicks and goodbye. So ibabalik na natin yung 80 ko na stem kasi mahaba talaga yung 110 na yan. Ibabalik na natin siya sa 80. So kakalagin ko ulit tapos balikan natin sa 80 and then uwi na tayo.